Unang Timoteo 6 verse 17 to 19. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagkanang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamta nila ang tunay na buhay. United States of America. Ito ang pinakamalakas na bansa sa ating panahon ngayon na tila baga hindi natitinag at hindi babagsak, nakasaad sa libro ng Apokalipsis ang patungkol sa image of the beast na nirerepresenta ng United States of America at napropesiya na ang bansang ito ay babagsak din sa huling kapanahunan. Isa sa mga bagay kasi na mangyayari sa huling kapanahunan, mga kaibigan, ay ang katuparan sa mga propesiya na nakasaad sa Biblia. Ilan sa mga ito ay natutupad na, katulad na lamang ng mga digmaan sa iba't ibang dako ng mundo, ang pagkakaroon ng tagutong at mga sakuna na hindi natin kadalasan naiintindihan. Ngunit ito ang binabanggit ng Biblia na malapit na tayo sa patutunguhan ng ating mundo. Maging ang mga saintipiko ay binabanggit nila na ang ating mundo ay hindi na magtatagal. Kaya naman hindi nakakagulat na maging ang United States of America na binabanggit sa Biblia ay talaga namang babagsak at ito ang hudyat at katapusan ng ating mundo. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Malaki ang pagbabago ngayon sa ating ekonomiya. Dahil kung ito ay maganda, maganda rin ang buhay ng mga tao. Ngunit kung pangit ang ating ekonomiya, maraming maapektuhan. Maraming maghihirap at higit sa lahat. Marami ang magugutom kung bagsak ang ating ekonomiya. Ang lahat ng ekonomiya sa buong mundo ay batay sa centralized currency na tinatawag na US dollar. Kumbaga ito ang universal currency sa lahat ng transaksyon sa buong mundo. Katulad ito ng lingwaheng English. Kung gusto nating makipag-usap sa mga tao sa ibang bansa na katulad ng China, Japan, Korea at marami pang iba na iba ang kanilang lingwahe sa ating lingwahe, ay mayroon tayong universal language upang makipag-ugnayan sa kanila. At ito ang English language upang tayo ay makakapag-transact ng mga negosyo at trade sa ibang bansa. Kinakailangan din natin ng universal na currency at ito ang US dollar. Ngunit ito ang nakakalungkot, mga kaibigan, sapagkat ang US dollar ay bumabagsak na. At paano ito makakaapekto sa ating ekonomiya at maging sa pang-araw-araw nating kabuhayan? Ang US dollar ay humigit kumulang 60% ng halaga ng lahat ng pera sa planeta at higit sa kalahati ng dolyar ay naninirahan sa labas ng United States. Ang dahilan kung bakit ang bawat bansa ay may US dollar ay una sa lahat iyon ang ginagamit ng mga sentral na bangko sa mga reserbang pera. Pangalawa ito sa presyo ng langis. Kaya naman ang ating mundo ay pinapaikot, mga kaibigan, ng dolyar. At kung ating mapapansin, ang mga iba't ibang bansa ngayon ay nagkakaisa sila. Sila ay bumubuo ng mga bilateral na kasunduan upang umiwas na sa US dollar. Katulad na lamang ng ginawa ng China, Brazil, Russia at South Africa na sila ay gumagawa ng koalisyon upang sa ganun hindi na nila gagamitin ang US currency na dollar, kundi sila ay babakapan na lang ng mas tangible na pera at ito ang oil at gold. Oo, mga kaibigan, sinusubukan nilang iwasan ang paggamit ng US dollar tulad ng ginawa ng Iran na pinagbabawal na ang paggamit ng US dollar. Kaya naman ang karamihan sa kanila ay nagpa-wire transfer ng kanilang mga pera mula sa US dollar patungo sa kanilang currency. At ito ang pinakamabilis na sistema, ang paglipat ng dolyar patungo sa mga account ng mga tao.
at nagsimula na rin ang Iraq sa pagbebenta ng langis hindi sa pamamagitan ng US dollar kundi sa yuan. Pinag-uusapan nila ang paglikha ng kintong dinar at pagbebenta ng langis para sa ginto. Kaya iyon ang mga bansang sumusubok na gumamit ng iba maliban sa dolyar. At pagkatapos ay makukuha mo ang akumulasyon ng ginto. Ito ang ginagawa ng China ngayon, mga kaibigan. Sila ay naglilikom ng mga ginto ng napakalaking gold reserve sa kanilang bansa at ang mga partners ng China sa pag-accumulate ng mga ginto na ito ay walang iba kundi ang Germany, Venezuela at ang Bank ng England. Patunay lamang na ito na ang kamatayan ng US dollar, mga kaibigan. At habang tayo ay papalapit na sa mga huling kapanahunan, mga kaibigan, ay lumilikha ang bawat bansa ng kabaong para sa United States. At ang mga pako na nailagay dito ay talaga namang nagtatagdag ng layunin na patayin ang ekonomiya ng United States of America. At habang sunod-sunod, mga kaibigan, ang pagbebenta at pag-i-eliminate ng US dollar sa kanilang ekonomiya, ay nakikita natin na ang mga kasunduan na ang mga bilateral agreements sa United States ay nagiging mas marupok at nagbabadya na ito ay guguho. Kaya naman, makikita natin, mga kaibigan, katulad ng propesiya ni Propetang Daniel, ang mga iba't ibang bansa ay magkakaisa sila, ngunit hindi talaga sila magkakaisa dahil magiging marupok ang kanilang ugnayan sa isa't isa na ito ang badya ng matinding hidwaan sa lahat ng bansa. At kung mangyayari, mga kaibigan, na babagsak ang US dollar, maapektuhan ang bansang Pilipinas dahil ang pinakamalaking investor ng ating bansa ay walang iba kundi ang United States of America. At natural sa natural, marami sa ating mga kababayan ang mawawalan ng trabaho at marami ang maghihirap. Ngunit, mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 33:16. Ganyang klaseng mga tao ang magliligtas sa kapahamakan, parang nakatira sa mataas na lugar na ang kanilang kanlungan ay ang malalaking bato. Hindi sila mawawala ng pagkain at inumin. Oo, mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kung tayo, mga kaibigan, ay nag-surrender ng ating buong sarili sa ating Panginoon, ay hindi niya tayo papabayaan kailanman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood.